marami tayong problema ang pinagdaraanan. Pero isa lang ang dapat nating gawin. Hanapin natin ang liwanag. Gaganapin daw yung lecture no, regarding dun sa wetlands. Grabe ha, kanina. Hindi ko grabing challenge yun sa hanging bridge ha. Pero ito, no, dito na tayo ngayon sa Barangay Santa Lucia. Itong araw pong to, hindi lang tayo ang nagse-celebrate, buong mundo po. So, worldwide ito. Na tuwing February 2 ay merong World Wetlands Day na yung isasabi. So, kanina, medyo nag-background na kanina si, nakakatawa na nga si Kap, alam na alam niya talaga, ano eh, no? Doing your assignment. Alam na alam ni Kap, no? Yung importance ng wetlands. Yeah, tapos kung ano nga itong okasyon na to, so nasabi na kanina ni Kapitan. Ang iaano lang po namin is, bakit dito kami ngayon? No? Bakit namin nag-trip? So, ang Quezon City kasi ay isa sa limang pinaka-malalaking cities sa Pilipinas. So, dahil siyempre, malapit sa puso namin ang Quezon City dahil kami ay nandun lang sa wildlife. So, sino ba nakapunta na sa Parks and Wildlife dito? Ah, ilan na po nag-date doon? So, kung yun no, doon po kami sa May Circle. Doon po yung aming office. Ito po ay, ang team natin ngayon ay Wetlands for a Sustainable Urban Future, Making Urban Cities Livable. Yun, kaya swak na swak po, dito tayo sa city, Quezon City, at naghanap po kami, nagtanong kami, in cooperation with the Quezon City na LGU, pumunta po kami doon sa office ng mayor, at doon sa environment unit, in-assist kami, na mamili kung alin dito. So nakita ngayon yung Kuliangan River. Ito yung isang major river dito sa Metro Manila. So napaka-importante po ito. At kayo ay napakaswerte at kayo ay nakikita nyo yung Kuliangan. So siguro sa katulad ko na matagal ng bata. Hindi ko sinabing bata pa. Yes. So maswerte at nakikita nyo pa yung parte ng Kuliangan. So hindi natin alam, yun, sabi nga ni Kap, noon ay maraming nagaganap, no? Na pwedeng pagkakitaan at mga na gamit nitong ating Kuliangan River. So, hindi natin alam, no? Huwag nating pabayaan na itong Kuliangan River ay makikita na lang ni... Asan si Dave? Asan si Dave? Dave, no?
huwag nating hayaan na si Dave, yung bata, no? Na makita na lang niya ang tuyahan sa kanyang libro. O kaya baka makita niya sa comics, o kaya sa pamphlet na lang. So, huwag nating hayaan na ganun ang mangyari sa tuyahan. So, yun po yung reason bakit natin binibigyan ng pansin itong mga ganitong wetlands natin. So, yun po. At maraming salamat din sa aming mga partners, yung sa Society for Conservation of Wetlands of the Philippines, SCPW. Tapos, yung sa Mother Earth na partner namin, maraming salamat po. Isa sa amin. And then yung ating mga media, may mga kasama tayong media ngayon dito. At salamat po at kayo ay magkarito ngayon. Yun. Mamaya po na magsasalita, makinig tayo at medyo talagang isa puso at isa isip, no? Namnamin natin, ano ba itong wetlands na sinasabi? Ano ba importansya nitong mga lugar na ganito? Itong part ng ecosystem na ito. So, sasabihin po ng ating mga susunod, kaya sana po makinig tayo at ito ay talagang malapit sa ating buhay, no? Sa buhay ng tao. So, maraming salamat po at sana hanggang mamaya ay ganito pa rin ang number natin hanggang matapos. Maraming salamat po. Okay. Natin ngayon si Miss Joyce ng BMB, no? And Biodiversity Management, Biodiversity Management Bureau. And papaliwanag niya sa atin. Ma'am, ano po ba yung World Wetlands Day? And bakit natin sineselebrate yan? And bakit dito po ninyo na isip sa Barangay Santa Lucia sa Tulyahan River gawin yung celebration? So, unsa lahat, ang World Wetlands Day po, ito po ay ipinaghirimang tuwing February, itong taon-taon po yan. So, dahil po tayo po, ang Pilipinas ay member party po ng Ramsar Convention. Ito pong Ramsar Convention, ito po yung convention na nangangalaga sa mga wetlands. So, bilang member party, tayo po ay nakikiisa sa buong mundo, sa lahat po ng member party states ng Ramsar, sa pagdiriwang po ng World Wetlands Day. So, ngayon pong taon, ang tema po natin ay Urban Wetlands Making Cities Livable and Sustainable. So, Urban Wetlands for Sustainable Urban Future. So, ito pong Tulyahan River, isa po ito sa mga major river systems dito po sa Metro Manila. So, malaki po ang sakop ito. Quezon City, Nagotas, Lagoon, yun po, isa po yun. So, napaka-importante po nitong wetlands ito, ito pong river na to para po sa susunod po sa ating mga constituents. At ito pong Barangay Santa Lucia, ito po yung napili natin together with the Environmental Protection Waste Management Department ng Quezon City upang maging venue po ng ating celebration. Dahil sila po, meron din po silang lagi po sila rin nag-clean up. So, may mga programa din po sila para sa pangangalaga po ng Tulyahan River at napapa-very active ang ating barangay dito. Yun po, basta po ang ating river system, ang Tulyahan River po, napahalagang wetland po nito, major wetland na nag-cover po sa Metro Manila. Isipin niyo po, 36 kilometers yung stretch niya. Tapos dito sa Quezon City, nasa 13 kilometers. So, simula tayo sa Lamesa Watershed, yan po yung umpisa niyan. Tapos po, ang drain sa Quezon City, ang endpoint niya sa May Caloocan, GSI Subdivision. Pero ang Tulyahan River po, ang drain po niyan ay sa Manila Bay pa rin. So isipin niyo po, dun sa May Nabotas po, ang drain po niyan. Bandang Nabotas. So from Lamesa, papuntang Nabotas. So ilan yung dinadaanan po nun. Kaya napaka-importante kung pangalagaan natin yun. Dahil kung hindi natin yung pangangalagaan, ang balik po nun sa atin ay sa atin din.
sino po ba ang magpipermisyo kapag may baha? Sino po ba ang magkakasakit kapag yung mga estero natin, yung mga river systems natin ay barado o hindi gumagana? So, sa atin din po yun. Sa atin, kumbaga, kung pangangalagaan natin po ang ating wetlands tulad ng river, aalagaan din niya po tayo in return. Okay, sige, maraming salamat po, Ma'am Joyce. And congratulations po sa successful na activity ninyo ito. Tess Monera, isa sa mga yun nga, umattend ng forum. O yun, nagpapaganda pa. So, ma'am, ano masasabi mo dito sa forum na ginawa sa inyo about wetlands? Aba, kayo natutuwa. Bakit kanyo? Kasi, bumalik yung dati namin alaala dun sa dati namin kaglalaro ng alaala yung tuyan. At muli, natutuwa ko dahil tinuturuan niyo na kami kung paano ibabalik muli ang kagandahan ng aming lugar. Aming lugar ay nasasakot nga ng wetland dahil yan ay water shelter, ilog namin noong araw na tinawag na tuyahan. At natutuwan ako, napapasalamat ako at binigyan ko ng pagkakataon dito na isa kami sa mga napili na dito idaos ang ating world wetland. At natutuwa rin ako dahil yung ibang mga kasama ko dito, mga malalapit sa gilid nga ng tuyahan, ay umating at matyagang nakikilig ngayon upang maintindihan nila kung ano kalagang ngayon. Paano namin aayusin muli, ibalik muli ang kagandahan ng tuyahan na para makatulong din sa amin. Nakitulong sa amin, para hindi na kami lagi babae. Natutulungan namin na ngayon na kailangan pala yung mga basura niya, kung anong dapat gawin, at paano po rin ipapaganda, paano magtanim uli, taniman yung gilid na yan, lalo na aayusin na ngayon yan. At project ngayon ng barangay, gawing lagyan ng kalsada yan sa gilid na parang park na nandiyan pa rin yung wetland. Kaya natutuwa ko sa lahat dito, meron pang organization, meron nakalagay dito. Ang media nandito, natutuwa ko. Talagang maraming nakila ko at nakita sa proyektong to ng World Wetlands Day Convention na ginawa natin dito sa amin. Isang tanisi. Okay, thank you, Ma'am Tess. Santa Lucia, Novaliches. So sa ngayong araw na to, dito sa barangay namin ay parte kami ng selebrasyon ng World Wetlands Day. So we are very proud and honored na kasama kami sa selebrasyon ito. As part of our history, as part of my childhood history, nasaksihan ko kung gaano kasigla, kaganda itong mga wetlands, urban wetlands dito sa ating lugar. So naranasan namin na maligo sa ilog, mag-camp, mag-recreate sa ilog. So sana sa future natin, no, maranasan din ng mga kabataan natin itong saya na dinanas natin sa mga wetlands na ito. At sana maprotektahan lalo by encouraging our officials na makabuo ng mga pulisiya paano maprotektahan itong wetlands na ito. So thank you very much sa inyong pakikiselebrate dito sa barangay na. So, ayan po, natunghayan ninyo yung ating coverage dito sa World Wetlands Day Celebration na pinangunahan po ng Biodiversity Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. And yun nga, nakausap natin yung heads, no, yung organizers itong event, and of course yung kapitan, and yung mga makinig dun sa forum na ginawa, no, sa conference na ginawa. And sana, no, kapulutan natin ito ng aral na kailangan talaga natin na pangalagaan ng ating mga ilog dahil napaka-importante po ng ating mga ilog, no, para sa ating pong kalikasan, no, and of course sa ating pong kalusugan at sa ating pong kabuhayan. Maraming salamat po. Ito po si RJ Gopito nagsasabing bye-bye! Bigyan at pintuan mo'y buksan.
sinulat at buksan ang mga mata na hindi nakamulat. Matagal ko nang gustong lahat kayo'y kausapin. Huwag mawalan ng pag-asa ano man ang suliranin. Bawat kirot, bawat sakit na iyong nararamdaman, manalig ka lamang at